Hello and welcome po dito sa channel natin. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-build ng title dito na sa eBay dropshipping or kung ano yung mga criteria ni client about sa pagta-title, no? Dahil importante ito sa trabaho natin. Product research, title builder or optimization, yan yung ginagamit dito. Madalas kung makakakita kayo ng mga job post, no? Makikita nyo na meron siyang mga title builder. Sa mga first time na napanood itong video natin, visit tayo sa channel natin. Panoorin natin yung quick guide dito sa unahan para malaman natin kung ano yung laman ng video natin at malaman natin kung saan tayo magsisimulang manood ng video, no? At huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Yan. Ito yung apat na type ng client criteria, no? About dito sa title sa eBay. Iba-iba sila ng gusto or iba-iba sila ng mga diskarte. Yan. Una yung ikakopy lang yung title ng competitors, no? Eh, ito naman, dahil ang dahilan naman ni client dito, yung title na to, ito yung selling title. Kaya ang ginagawa ni client is, kinokopya niya lang yung title ng competitor or yung nahanapan niya ng items, no? Yan. Next is, yung gusto naman ni client, ito yung pangalawa, no? Ang gusto niya, isa-shuffle lang. Hindi mo siya gagayahin ng kopyang-kopya. Ang gagawin mo is pagpapalit-palitin mo lang sila ng pwesto, no? Yan yung isa-shuffle lang natin. Pero parehas pa rin yung title niya. Yan. Next is yung gusto naman ng client natin ay uubusin natin yung 80 character dito sa eBay. Kasi sa eBay, meron tayong 80 character na para magamit capacity dito sa pagta-title natin sa eBay. Yan, ang gusto ng client dito ay ubusin natin yung 80 character o mag-build tayo ng title. Yan. Ito yung pang-apat. Ito yung ituturo ko sa inyo na importante. Yung pag-build ng sarili nyong title. Paano ba ito ginagawa? Yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. For example, ito yung listing na nakita natin. Ito yung selling items, no? Tapos nakita natin siya sa eBay. Ang gagawin lang natin dito ay kakopy lang natin yung title niya. Tapos, ipipaste lang natin kapag maglilist na tayo ng items. Dito sa manual or pwede dun sa dropshipping tools, no? Yan. So, ganun lang yung pagkakopy ng competitor's title. Yan. Next is yung isa-shuffle naman. Sa pag-shuffle, ito yung example nun. For example, ito yung title niya, no? Large heated pet dog cat house, warm, waterproof, electric heating pads, bed outdoor. So, kung mapapansin nyo sa title niya, walang rhyme. Kasi dito sa eBay, hindi uso yung merong kang rhyme na 8 pieces, large heated pad, dog bed house, mga ganon. Wala siyang ganon. Dito, ang importante dito is yung keywords, no? Or yung mga words na madalas na sinesearch nung buyer kapag maglilist tayo ng specific item. Halimbawa, ng heating pad, no? Yan, dun siya ginagamit. Ito yung pangalawang example, no? Yung title na to, ang gagawin natin is yung waterproof bed outdoor ay ilalagay natin sa dulo. Isa-shuffle lang natin siya, no? Ganyan yung pag-shuffle lang ng title. Or kaya ganito, yung bed outdoor, pwede natin siya ilagay dito pagkatapos ng waterproof. No, yan, ito siya. So, ganun lang siya. I-re-title natin, pero gamit yung same na title keywords. Ayan yung pag-shuffle. Sunod yung 80 character, no? Ano ba yung 80 character? Ito importanteng gamitin ng mga nagli-list. Kasi minsan yung iba, kung mapapansin nyo yung mga title nila, 30 characters lang, no? So sayang yung ibang character na pwedeng maging search engine. Pwede ma-detect ng search engine once na nag yung binenta mo is may mga keywords, no? Ita-type mo yung mga keywords. Yan, kaya ang gusto ni client, yung 80 character is gagamitin natin lahat. For example, yung large heated pet dog cat house warm waterproof electric heating pad, no? Yung ito. For example, kulang pa siya ng meron pa tayong 5 character, no? Hindi naman ibig sabihin na 80 character, hindi naman ibig sabihin nito na gagamitin niyo siya lahat. At least magtitira kayo. Para sa akin, yung na-experience ko na ganitong client, ang ginagawa niya ay 75, no? At least 75. Ganun siya. Pag nag-72, kailangan magdagdag tayo ng new. Add tayo ng new.
Ganon. Or kung kulang naman, halimbawa na sobra yung title natin. Halimbawa, ganito. 4-pack LED, tapos yung LA, yung la, wall la, ito lamp. So hindi natin mailalagay yung M at P. Ang gagawin natin, mag-a-adjust tayo sa pack. Yung pack gagawin natin 4 times para ma-type natin yung M at P. No, kung nagigets nyo. Kasi sa 80 character, kailangan, yun lang ang magagamit natin. Hindi tayo pwedeng sumobra. Ang gusto naman ni client, hindi naman tayo magkukulang. No, kaya dapat dito, marunong tayo sa mga ganito, sa pag-a-adjust. No? So, ito yung mga character shortcut na pwede nyong gamitin. Yung pack, pwede nyong gawin 4 pack, 4 times, or pack of 4. Yung pack of 4 naman, ginagamit naman to kapag yung short yung title nyo. Halimbawa, short lang kayo ng mga 3 character. Yung 4 pack, pwede nyong gawin pack of 4. Yan. Next is yung feet. Pwede nyo yung abbreviation nyo na FT, dot, or yung sign na feet. Next is yung inches, no? Yan. O, pag short kayo, pwede nyong gamitin yung inches. So, ganyan yung discarte dito sa pagtatitle sa eBay. No, hindi tayo pwedeng basta-basta lang na mag-title ng sarili natin. Dito, ang gagawin natin is iisipin natin kung ano yung isi-search ni buyer. For example, ikaw, bibili ka ng heating pad. No? Ano yung itatype mo? Para saan? Siyempre, pag sinabi mong heating pad lang, may heating pad na pang tao, may heating pad na pang pets. No? So, kailangan clear. Pwede natin lagay pets or meron kayong particular na hayop na para sa bed na yon, sa heating pad na yon. For example, dog. Dog heating pad. Ganon. Or pets, pwede pang cats. No? Pwede natin lagay dog and cats heating pad. Dapat ang title natin, ano, accurate. No? Anong size, anong kulay, yan. So, dito gumagamit sila ng keywords everywhere. So, ito yung auto constant temperature, no? Hindi naman ginagamit to. So, tatanggalin natin yung mga hindi kailangan na words dun sa title natin. Papalitan natin ng yung dapat na ilagay. Yan. So, yung keywords everywhere, download nyo lang, add to Chrome. No? Free lang siya. Para makita nyo kung ilan yung volume ng nag sa search ng heating pad. Makikita nyo siya 6,600. Yan. So, ito na yung title builder or title optimization, no? Meron akong sample dito ng item sa Amazon. So, kung makikita natin yung title na to, yan, sobra siya, no? Sobra siya sa 80 character. So, ang gagawin natin, magbibuild tayo ng title. Yan. Unang-unang tatandaan natin, uunahin natin yung size, yung quantity, or yung anong inches, anong haba, no? So, dito ang uunahin natin yung mga quantity or size, no? 8 feet or 8 pack. Next is yung kung ano yung binibenta natin. For example, dito sa solar ground lights, no? Ano ba ito? Garden lights, LED garden lights. Huwag natin kakalimutan yung type ng binibenta natin. LED garden light. Pwede natin gawing solar, no? Solar garden light. Garden lights, tapos pwede natin gawin yung ground solar garden ground lights, tapos ano pa yung pwede natin ilagay. Pwede mag-search ng ground lights, pwede silang mag-search ng garden light, pwede nilang sabihin na solar. No. Next, pwede natin ilagay yung pwede may buyer na nagtatype ng may sensor. With yung width, pwede natin gawing width na ganyan na sign lang. Width sensor. Tapos patio outdoor light. Yan. Outdoor lights. Yan. So kung kulang or kung short, pwede natin gawin pack of 8. No? Pwede natin gawin 4 pack, 8 pack. Or kung kulang naman yung character natin sa dulo, pwede natin gawin 8 times or 8 pieces. Yan. So, dito, lagi nyo tatandaan sa pagtatitle, yung mga hindi kinakailangan, huwag nyo nang ilalagay. Dito ang
ilalagay nyo lang yung mga possibility na pwedeng i-search ng buyer. Na pwede tayong gumamit ng keywords everywhere para makita natin kung ilan yung volume ng nagsesearch ng ganong words. No? Yung mga yard, driveway, step, and walkway. No? Pag hindi kinakailangan, wag na natin ilagay. At least may ilagay natin yung full detail ng product na binibenta natin. So, ganyan ang pagtatitle dito sa eBay. No? So, stay tuned lang kayo. Marami pa akong ituturo sa inyo. Good luck sa inyo at maraming salamat.